ako sumunod sa kanila, Google Pay-in ho nila ako eh. Si Melissa ang gusto ko. At hanggat nandun siya sa kasang yun, hindi ako mapapanagay. Sa tingin mo, meron pang totoo sa atin. Ang problema mo, gusto mo buhay ng Cinderella. Hoy, pangarap yun, mahirap yung hanapin. Babaeng kasa lang naman yan. Ang dami-dami namang babae dyan. Gusto kong bilhin ng kalayaan ni Melissa. Patay kang bata ka, pare. Kinamakan. Sawang-sawa na ako sa mga pangakong laging napapako. Sa mga pag-asang wala naman talagang pag-asa. Itatakas kita. Ronnie boy! Tara na! Tagal-tagal naman talaga nito. Boss Ronnie! Tara na! Ano ba? Kanina ka pa sigaw ng sigaw dyan? Eh, tagal-tagal mo eh. Ay, bakit pa tayo mamadali? Basta, tara na. Tignan mo na, saan pa tayo pupunta talaga? Ay, naku. Di ba bukas birthday mo? Oh. So, kailangan bago magmadaling yan, maibigay kasi yung regalo pa-birthday ko. Eh, ano ba talaga yun? Basta, tara na. Baka maubusan tayo. Maubusan? Maubusan tayo ng bago. Tanga. Tsaka mo na malalaman pag landong ka na. Let's go! Diyan ba? Dito. Diba sabi niyo, bago gusto niyo? O, siyempre, special. Special to, pare. Ayan ang special. Uy! May customer ka? Ano? Pasok na. Ah, hindi ka, pare. Hindi! Dito lang ako sa labas, babantayan mo yung boss ko. Pasok na. Bago paano? Hindi. Tagal na yan. Naninibago lang yan. Kaya. Eh, ganun pala eh. Tuloy. Uy, ayusin mo sarili mo. Pare, pasensya ka na rito. Maarte ito eh. Bagong salta kasi, pares mo. Kaya ng boss ko yan. Sina boss? Elisa. Kasi kasuhin mong parokyano natin, ha? Mama, wag po. Parang awa nila. Mama, parang awa nila. Wag na, oh. Ano ba ang pangalan mo? Huwag na lang po, parang awa niyo na. Miss, wala naman akong gagawing masama sa'yo eh. Gusto ko lang malaman ang pangalan mo. Nakikipagkilala lang ako. Melissa. Ako si Romy. Hindi kita anuhin. Magkukwentuhan lang tayo. Hindi ko naman gusto ito eh. Ayaw ko naman umupa ng babae. Sabi nga nung kapatid kong pare eh, masama daw ito. Kasalanan. Kaya huwag ka na matakot. Ito ka na. Huwag ka na umiyak.
Nabingi. Ox ba? Okay naman. Basta, birthday ah. 20 years old ka na eh. Binata ka na talaga. Salamat, Bok ah. Ba, punta pa ka sa akin magpasalamat. Magpasalamat ka sa daddy mo. Ha? Boss naman, ang trabaho ko sa'yo, bantayan lang kita. Saan ba nakukuha ng pera pambayad sa mga babae? Eh, mahal-mahal niya. Ah, mahal ba yun? Boss, mahal na. Class pa. Teka, ba't naman gagawin ni daddy yun? Kahapon, nag-oversee sa akin ng daddy mo. Tinatanong niya kung may sinasakay ka raw sa kotse mo o inuwi ka sa bahay. Boss, totoo lang naman, tayong dalawa lang magkasama eh. Kaya yung gumawa siya ng paraan. At sabi pa niyang ganun, ayaw raw niya ikaw matulad sa kapatid mo na naging pambayad sa kapilyuhan ng daddy mo sa mga babae. Kaya ayun ngayon, as antipolo nagmimisa. At tama na raw isang pambayad sa pamilya. Bok, balik tayo. Ano? Sabi ko, babalik tayo. Babalikan ko yung babaeng nasa kwarto. Okay. Tama-tama. Maganda ma-i-report ko sa daddy mo. At sasabihin ko sa kanyang naagaw na at sa pinto ng seminaryo. Opo, sir. Po? Opo, sinamahan ka po siya kagabi. Eh, mukha nga akong nahuwili eh, dahil naghihiya pa akong bumalik eh. Kaya lang, sir, eh, ano eh, ubos na ho yung pera pinadala nyo. Po? Magpapadala ho kayo ulit? Opo, hintayin ko na lang ako, sir. Oo, ako na ang bahala kay Boss Ronnie. Opo, sige po, sir. Sige, ah. Alis tayo. Saan? Mabalik tayo doon. Sigurado ka ba? Basta tara na. Eh, boss, wala na yung pera pinadala ng dati mo. Di bali, akong bahala doon. May pera ka ba? Meron. Saan naman ang galing? Basta dumaan tayong express teller, mag-withdraw muna ako. Boss, damihan mo naman. Gano'ng karami? Eh, dagdagan mo lang medyo marami-rami dahil kasi... Kasi ano? Babaliw ako eh. Yun eh. Ano? Yun lang naman pala eh. Oh, sige. Basta halika na. Mag-dinis ka na. Ay, boss. Ngayon din, boss. Mo, oh. Sigurado yan, boss, ha? Sabi ko, babalikan kita. Bakit? Wala, para wala nang makakuha sa yung iba. Ganun, nagpabayad ka, tapos nag-uusap lang naman tayo. Ano? Hindi ba sobra na yata yun? Wala yun. Buti nga yun, kaysa magpunta pa sa iba yung pera. Please.
Nakakatulong ako sa'yo. Salamat, ha. Mel, bakit? Bakit ano? Paano ka napunta rito? Niloko ako. Noon, niloko ako. Nahinto ako sa pag-aaral. Dahil wala na kaming pera eh. Tapos may isang babaeng nagpunta sa probinsya namin. Nakipagkilala. Sabi niya, meron daw siyang isang department store dito sa Maynila. Bumili siya ng mga hinabi namin sa probinsya. Tapos sabi niya sa akin, sayang daw ako. Eh, tsura. Bakit daw binubulok ko yung sarili ko sa probinsya? Bakit daw hindi ako magtrabaho sa kanya bilang isang kahera sa department store niya? Eh, ayaw naman pumayag ng nanay ko. Kaya isang araw, sinama ko yung kaibigan ko. Naglayas ako. Pinuntahan ko yung babaeng yun. Yun. Dito nga, sa boarding house. Sabi niya, yung ibabaya dito sa boarding house, ikakatas na lang daw niya dun sa susweldohin bilang kahera. Tapos pinakain niya kami. Pagkatapos namin kumain, pininom kami ng gamot. Sabi, makakatulog daw kami mabuti pag ininom namin yung gamot. Tapos, huwag ka mag-alala. Itatakas kita. Huwag. Bakit? Natatakot ako eh. Mel, wala ka bang balak umalis dito? Hindi naman ako makakaalis na dito eh. Gusto mo, tumawag tayo ng pulis. Anak ko, yan ang huwag mong gagawin. Yan ang huwag mong gagawin. Basta. Kasi pag ginawa mo yan, malalaman, masasangkot ka. Pag nalaman nila na dahil sa akin, kawawa naman ako, hindi ba? Dahil ako naman ang pahihirapan nila dito. Eh, paano ka? Paano yung parents mo? Sinusulatan ko naman ang nanay ko eh. Pero hindi niya alam na ganito ang trabaho ko. Hindi ko naman kasi pwede sabihin na ganito dahil buksan nila yung sulat namin eh. Pinapadala ko ng pera nanay ko. Pero walang return address dahil sinasabi ko sa sulat na palipat-lipat kami ng boarding house. Kaya hindi alam ng nanay ko na ganito ang trabaho. Boss, pwede ba magtanong?
Bakit? May problema ba kayo? Wala, wala naman. Gusto ko lang magtanong. Tungkol saan? Eh, kasi seryoso to eh. Gusto ko sana makausap yung manager. Sabihin ko sa'yo ako manager. Hindi, ang gusto ko makausap yung matabang babae na nagre-recruit ng mga babae sa probinsya. Ano ang makalukuhan niya? Teka muna! Boss, decidido ako eh. Ano ba? Huwag na tayo! Pare, papalo mo nga ulan to sa nanay niya. May nahangin yata eh. Hindi, boss, hindi niya naiintindihan eh. Seryoso ako. Gusto kong bilhin ng kalayaan ni Melissa. Kahit magkano, sabihin niyo lang. Dahil kung hindi, papupulis ko kayo. Hindi, ibig sabihin niya ako ganito. Nababaliw lang muna ng konti yung boss ko dahil siya gaganda ng babae. Bo, kaya mo po. Magkano? Sabihin niyo lang. Magkano? Magkano kung bibili ako ng isa sa mga babae niyo? Ano? Pare. Bakit, pretty boy? Uwi mo na itong kasama mo. Hindi niya naiintindihan. Naghahanap yata ito ng nanay. Hindi. Nagkamali kayo ng pinutan. Boss, hindi niya naiintindihan eh. Seryoso ko. Boss, sabihin na tayo, boss. Oh, ano? Hindi na, boss! Ah! Takal-takal! Sa department store kung saan kami nagtatrabaho. Kahapon, nadagdagan na naman ang kanyang mga manliligaw. Lisa! Uy! Uy! Gising ka, alam ko, bantulog-tulog dyan. Oh, ano nga? Ay, nako. Sikat na sikat ka na naman, ano? Narinig mo man nangyari kahapon, kagabi. Meron na namang gustong ilayo ka sa lugar na to. Hindi ka ba nanghihinayan? Alam mo, dapat kumilos ka na. Sayang ka. Nakikinig ka ba? Alam ko, ayaw mo akong pakinggan. Alam ko rin, buhay mo yon. Kaya lang talagang sayang ka. Mag-isip-isip ka na. Narinig mo ako? Pag-isipan mo yun, ha? Kung gaga, ikaw rin. Hindi ako nagbibiro, mag-isip ka. Sayang talaga. Teka, ba't hindi ako pwedeng sumama? Pus naman eh. Hindi nga pe pwede. Ay, hindi, promise. Hindi na ako manggugulo. Kahit na. Tsaka na, palamigin muna natin. Eh, kailan pa? Dalawang araw na akong di pumupunta eh. Eh, siguro mga isa o dalawang linggo. Yun, siguro okay na. At tagal naman nun. Pus naman. Ako na nga ang pupunta, di ba? Ako nang bahala kay Melissa. Sige, basta... Sa babantayan mo, huwag mong gagalaw eh. Babantayan mo lang, Bo. Oo, bahala doon. Nakita mo na naman yun, di ba? Sa maganda na maputi, maamo mukha. Oo, maamo mukha. Mukhang inosente. Mukhang inosente. Bo, bantayan. Baka mamaya. Ako nang bahala, boss eh. Sige, boss. Muna na ako. Bo, ha? Oho, Melissa! Melissa, yung... Maganda na...
Eh, pare. Sabi mo, bago. Wala ba si Emily? Sorry, pare. May nauna na. Eh, gusto ko si Melissa eh. Kaya mo yan. Maganda yan. Sabi mo, maganda. Bago. Yan. Sige. Okay lang. Sorry, pare. Ayaw pang-customer sa labas eh. Sorry sa mga. Maawan ako kayo, Mama. Hindi ako masamang babae. Maawan ako kayo sa akin. Alam ko na yan. Nagpipilitan ka. Na-recruit ka. Pagkatapos, sa hirap ng buhay, ang dami naman yan. Lumang tugtugin na yan eh. Wala na bang bago? Ano? Eh, may nakauna na sa akin eh. Oh, anong ginawa mo? Hindi kumuha ako ng iba. Eh, si Melissa. Oh, boss, mas maganda si Letty. Si Melissa ang gusto ko. At hanggat nandun siya sa kasang yun, hindi ako mapapalagay. Kailangan tulungan natin siya eh. Ano? Tulungan natin. Itakas natin. Luluho ka na ba? Sige na naman, Bob. Tulungan mo ako. Hindi. Bob naman eh. Boss, bakit naman natin kailangan itakas yung babae niyo? Hindi pwede. Nakakaawa eh. Boss, mas nakakaawa tayo pag nahuli tayo. Kailangan natin ng baril. Ano? Baril? Kuha mo ko ng baril. Ihanap mo ko. Baril, boss. Saan naman ako hahanap ng baril? Kung gusto mo, humirap ka sa daddy mo. Ayan. Tsaka bakit naman natin kailangan gamitin yung mga ganyang pagkakataon ng baril? Eh, babaeng kasa lang naman yan. Ang dami-dami naman babae dyan. Si Melissa nangangailangan ng tulong eh. Ayaw mo yata ang samahan eh. Hindi naman sa ganun. Sa pagkakataon ito, susumbong pa kita sa daddy mo. Di na yata tama yung ginagawa mo. Sige, sige. Di bali na lang. Kung ayaw mo akong tulungan, hahanap na lang ako ng iba. Yan, tamo. Ito naman nagkakaganyan. Sino ba naman ang gusto sumama sa gulo? Gago. Ang ibig kong sabihin, maghahanap na lang ako ng ibang babae. Ah, yun. Mas okay sa akin yun. Babae. Huh. Thank you.
Kaya kayo nandito dahil tumawag si Mrs. May nagre-reklamo na sa ating mga customer. Para na raw kayo mga hustler. Ano ba naman kayo? Ikaw? Ikaw? At lalo ka na. Abay, tumanda na kayo sa trabaho to, ah. Ano ba naman kayo? Anak ng kalabaw, eh. Ano ba pinag-aagawa nyo? Hindi na kayo natuto, ah. Bigyan nyo ng pantasya yung mga customer natin. Yan ang pinupunta nila dito, eh. Pantasya. Importante yan sa trabaho ninyo. Kailangan yan sa negosyo natin. Hindi kayo mga misis nila, ha? Ha, yun yata iniisip nyo, eh. Ano kayo, mga nobya nila? Hoy, hindi kayo. Kaya pumupunta rito yun, ha, yung mga lalaking yan, dahil gusto nila maramdaman kung anong maging tunay na barako. Kaya dapat binibigay nyo kung anong gusto nila. Lahat ng gusto nila, ibigay nyo. Diyan tayo kumikita, eh. Diyan kayo kumikita. Baka hindi nyo pa naintindihan ang ibig sabihin. Walang mangyayari sa buhay nyo pagka paiirali nyo yung lagi nyong gusto. Malulugi tayo niyan, eh. Ihina negosyo natin. Boss Ronnie! Boss Ronnie! Oh! Saan ka pa napunta? Kanina pa kita pinapahanap sa mga meet, eh. Eh, nanggaling mo ako sa school niya, eh. Tinignan ko kung kailan enrollment mo at magkano tuition fee mo. Tsaka kailangan i-report ko na sa daddy mo yung pag tumawag ako, eh. Mamayang gabi, lalakad ulit tayo, ha? Saan? Saan dati na pinapunta? Kusuni na, makalang ba hindi na tayo babalik doon? Gahanap tayong bago? Oo nga. Oo ngayon. Eh, siyempre meron kang paborito sa lahat, di ba? Ngayon? Ganun naman yun, eh. Tsaka huwag kang magalala. Bisita lang to. Parang oh, dati. Bisita lang yan, ha? Oo. Oh. Sige. Sigurado ka ba? Oh, ako na lang, ako na lang. Eh, boss, eh, ano eh? Ano? Masyado ka na naging mareklamo. Pasadyan ka lang. Gusto ko, paglabas ko, nakarebit. Baka mamaya hanapin pa kita. O baka mamaya tutulog-tulog ka pa dyan.
Paglabas ko, gusto ko, alis na tayo, ha? Sige. Buwelta muna siguro para paglabas ko, ready na tayo. Ha? Sige. Dito lang ako. Si Melissa. Sorry, pare. May nauna na. Di bali. Mag-iisay na lang ako. Marami naman dyan, ha? Mili ka. Hindi, sige. Mag-iintay na lang ako. Si Melissa ang gusto ko. Patay kang bata ka, pare. Tinamakan. Tinamaka ko kay Melissa? Oo, boss. Medyo. Melissa! May customer ka ulit. It's okay mo. Naalala mo pa ako. Di ba sabi ko, lagi kitang babalikan? Akala ko kasi nakalimutan mo na ako eh. Tagal mo kasing hindi pumasyal dito eh. Hindi ko magagawa sa iyo. Eh, ganoon naman palagi, di ba? Alam mo, sawang-sawa na ako eh. Sawang-sawa na ako sa mga pangakong laging napapako. Sa mga pag-asang wala naman talagang pag-asa. Itatakas kita. Ano? Itatakas kita. O paano? Ito. Pag may pumigil sa atin, gagamitin ko ito. Melissa, totoo ito. Matagal ko nang pinag-isipan to eh. Ayaw na kita dito. Salamat ah. Salamat sa mga sakit mo. Alam mo, Melissa. Ewan ko. Bukas o, alas 10. Sure, okay yun. Ihanda ako sa inyo si... Tenga, sandali. Si Christy. Yun dati. Okay yan, sir. Sure. On the lot yan. 10 o'clock. Okay. See you tomorrow, sir. Big boy, pantay mo mabuti yung entrada natin, ha? Ayoko na may mga kapasok na nagpapanggap na customer. Pagdating ng oras, eh, mamba-blackmail lang sa atin. Hindi kaya mananakot na may kapangyarihan. No, pretty boy. Akong bahala. Melissa,
Mahal kita. Mahal din kita eh. Pantay dyan eh. Si Pretty Boy dito. Big Boy sa labas. Hello, boss. Co-confirm ko lang yung booking natin bukas. Oo, eh kasi gusto ko lang maayos na yung schedule ko eh. Oo, yung pinakamaganda, yung dati. Abe, syempre. Eh, hindi naman ako pumapagtas ko sa inyo eh. Ay na. Eh, kasi ano eh. Ay na. Tama na. Eh, bukas na kayo. Ililipin ko to. Kayo eh. Anytime. Ay, basta kayo eh. Oh, di tomorrow, ha? Okay lang mo yun. Eh, sandali lang. Ano? Halika natin po, tatakas tayo. Pretty Boy! Pretty Boy! Saan mo? Sandali lang, Boring. I'll get back to you, ha? Sandali. Hindi, sasamayin ka. Oo! Ayaw ko maniwala sa akin. Wag! Wag! Nakita nyo na ang nangyari. Abe, kung ganyan kaganda ang ginagawa ninyong arte, natatangay nyo ang mga parokyano natin. Lumalakas tuloy ang kita ng kasa. Gaya ni Melissa. O ano ngayon? Tinutotoo na siya ng mga lalaki. Yan ang dapat yung tularan. Total, tatagal yun ang pangarap yan, di ba? Ang sarap sa pakiramdam ninyo na isipin kayo si Juliet, magpapakamatay at papatayin lalaki para sa inyo. Eh samantalang sa konting halaga lang eh, katalo na kayo. Pero tama yung ginawa mo, Melissa. Tama yung ginawa mo. Ang putuling kagad ang kahunghangan ng lalaking yun. Dahil walang pupuntahan yun. Mahirap naman yung pagdating ng oras eh. Hindi mo alam kung saan ka napupulutin. Kung sakaling makatagpo ang lalaking yun ang isang babaeng gagalangin niya. Rerespetuhin
at dadalhin sa altar para bigyan ang kanyang pangalan. Gaga ka talaga. O bakit na naman? Anong gusto mo sumama ako sa batang yun? Pero alam mo, natatawa ako kasi mayroon pa palang naniniwala sa drama mo. Siguro Bagito yun, ano? First timer. Hindi, mabait lang talaga siguro. Teka lang. Type mo ano? Sabi ka ng totoo. Eh, tipis mo naman pala. Eh, ba't mo pa binuking? Sana sumama ka na lang. Pinindigan mo ang drama mo. Ano ko, bali? O pagkatapos kong sumama, anong mangyari susunod? Oh, iiwanan na lang ako basta. Ganon? Eh, nasa putikan na nga ako eh. Maka naman sa susunod eh. Sa imbornal na ako damputin. Eh, bakit? Dito ba? Saan ka mauuwi? Ha? Sabihin mo, imbornal rin to ah. Alam mo, hirap sa'yo. Naniniwala ka dyan sa kina-pretty boy eh. Ganyan talaga sasabihin nila dahil kailangan nila tayo. Pinagkakitaan nila tayo. Tingnan mo, pag lumalabas tayo dito sa lungga natin, may kasama pa tayong bantay. Bakit? Ikaw ba? Sa tingin mo, meron pang totoo sa atin? Ang problema mo, gusto mo buhay ng Cinderella. Hoy, pangarap yun, mahirap yung hanapin. Pero yung talikuran mo ang isang taong gustong magbigay sa'yo ng bagong buhay, ikapaliwan yun. Si Ronnie hindi pangarap, totoo siya. Pupunta yung tao dito, hindi ka ginagalaw, nagbabayad ng malaking pera, para bantayan ka lang. Tapos isusumbong mo, sabihin mo, may katuwiran ba yun, ha? Alam mo, hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Takot kasi ako eh. Takot na baka hindi ko siya mapantayan. Eh dito, simple-simple lang ang buhay. Katawan mo lang ang puhunan mo. Kung iting iyak dito, iyak dyan, pera na kagad. Tsaka, baka hindi ko na kayang mamuhay ng normal eh. Yung totoong buhay. Tsaka hindi ko na rin kaya sigurong maging malinis. Yan. Nasasabi mo lang yun dahil puro marurumi yung kasama mo dito sa kasa. Umpisa na natin sa akin, kay Pretty Boy, at sa lahat ng pumupunta dito sa kasang to. Pero kung kasama mo mga mabubuting tao, malinis, isusuka mo na rin tong lugar na to, tong buhay na to, pati na rin siguro ako. Melissa, kailangan na natin yung chance na mag-umpisa uli. Mag-umpisa at merong umakay sa atin mag-umpisa. Sayang lang. Eh, wala eh. Nasaan na kaya siya? Sayang talaga. Sayang na sayang. Kala ko, binaril ka eh. Takarinig kasi yung putok eh. Hindi, nakalapit ko yung baril. Ang pinupok ako sa ulo eh. Buti nila, hindi ka nila pinatay. Babanatan ko sana. Nung binalibag ka sa kotse, akala ko patay ka na eh. Tsaka sabi ba naman sa akin ganun, boss? Pauwiin ko na rin yung uhugin niya na uulol na raw. Nauulol ka na ba, boss? Bok, tumawag ka ng pulis. Ano? Tumawag ka ng pulis. Eh, boss Ronnie! Sasabihin ko kay Daddy lahat ng ginagawa nila. Labanan ko sila. At matigil na lahat ng mga pinaggagawa nila. Mamayang gabi, paparaid natin yung kasa.
Hindi po ako masamang babae. Ano pa? Kinuha ka nila galing ng probinsya para pakakuan na tatrabaho ka. Pagkatapos, lolokoy yung kalim nila. Tama ang drama mo. Mama, hindi ho ako nagbibiro. Kahit kailan mo, hindi ko ho ginawang biro yung sinasabi ko tungkol sa buhay ko. Hindi naman ho ako talaga maraming babae, Mama. Dito na lang ako dumumi kasi pag hindi ho ako sumunod sa kanila, gugulpihin ho nila ako eh. Papahirapan nila ako dito. Mama, parang awa nyo na, huwag na po. Kung ano ang gusto niyong pagawa sa akin, gagawin ko. Baka kailangan niyo ng kirida. Kahit na ho, ano gagawin ko para sa inyo. Parang awa nyo na, ilabas nyo lang ako dito. Tulungan niyo ako, Mama. Sige na ho. Balak, babalak! Papaligin ang karamay! Papaligin! Rito, kinigilos! Yeah. Let's go. 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 Let's go